Ano nga ba nangyari? O tito. Kawan nga ba? Makialam, matuto, at isagawa. Ang 2025 ay tinuturing na Super Election Year dahil kakanapin sa taong ito ang national and local elections, farm parliamentary elections, at barangay at sangguniang kabataang elections, kung saan makahalal ang taong bayan ng mga bagong pinuno sa Senado, Kongreso, at lokal na pamahalaan. Bago pa man sumapit ang halalan, paniguradong may mga preparasyon ng ginagawa ang mga nagbabalak tumakbo bilang kandidato. Pero ang unang opisyal na hakbang para maging kandidato sa 2025 National and Local Elections at Farm Parliamentary Elections ay ang pagsumite ng Certificate of Candidacy o COC. Alam mo ba na ang paghain ng COC ay simula October 1 to October 8, 2024 lamang? Sa ngayon ay hindi na papayagan magpalit o mag-substitute ng mga kandidato na quitro ng kanilang kandidasy paglagbas ng October 8. Kaya naman hindi na makakaroon ng last minute substitution gaya ng dati. Paintulutan lamang ang pagpapalit kung ang dahilan ay disqualification, incapacity o kamatayan ng isang kandidato. Ang COC ang formal na dokumento na kahayag na sila itatakpo para sa isang posisyon sa gobyerno. Pero sa mata ng isang ordinaryong mamamayan, ano nga ba ang kahalagahan ng papel na ito? Ang COC ay sinumpang dokumento na nagsasabing ang isang kandidato ay karapat-dapat tumakbo. Ibig sabihin, sinusumpa nila na sila ay isang Pilipino na susuportahan at protektahan nila ang Philippine Constitution na susunod sila sa batas at sila ay hindi permanent resident o imigrante sa ibang bansa. Maaari ihalintulad ang COC sa isang kontrata, kapag sinuway o di kaya nagsinungaling ang kandidato sa nilalaman nito, makakatanggap siya ng karampatang parusa. Ang pag-file ng COC ang hudyat na isasama ang pangalan ng kandidato sa balota sa araw ng eleksyon. Limitado ang oras para magpasa nito para agad na malaman at masuri ng mga mamamayan kung sino-sino iboboto nila sa bawat kategorya. Ang COMELEC ay may ministerial duty na tangkapin, kilalanin, kolektahin, at i-record ang mga insinumiteng COC. Ang pagpasa ng COC ay isa rin pangako ng mga kandidato sa mga mamamayan ng Pilipinas. Ito ay marangal, sagrado, at isa sa mga pagpapasihan ng responsableng pagboto. Abangan sa susunod na Lunes. Tips para kilalanin ang mga kandidato. Isang malaking pasasalamat sa Office of the Regional Election Director ng National Capital Region mula sa Education Information Department ng Commission on Elections.